Sa ibang balita, 10 pamilya sa Las Piñas ang nasunugan. Hindi naman itinanggi ng isang residente na sa kanyang bahay nagsimula ang apoy matapos silang mag-away na mag-asawa. Balitang hatid ni Katrina Son. Naabuang ilang bahay sa isang compound sa Barangay Talon 1, Marcos Alvarez, Las Piñas City. Matapos sumiklab ang sunog pasado hating gabi. Sinisisi naman ng mga nasunugan ang mag-asawang JJ at Ann Medina dahil sa bahay daw nila nagmula ang apoy. Ayon kay Joanne M. Westro, bago matulog narinig pa niya na nag-aaway ang mag-asawa. Alas 7, alas 8 po, nag-aaway po yung mag-asawa. Pinagmumura pa nga po ng asawa niya. Sabi pa nga po niya doon sa asawa niya, papatayin daw po niya kasi walang kwenta. Nagising na lamang daw siya sa apoy at usok na nanggagaling sa tirahan ng kapitbahay. Si Aling Jennifer Canlas at ang kanyang pamilya naman, wala raw na isalba kahit isa sa kanilang mga gamit. Ngunit kahit nasunugan daw sila, ipinagpapasalamat nila na walang nasaktan sa mga miyembro ng kanilang pamilya. Wala rin daw siyang sama ng loob sa kapitbahay. Eh magalit man po ako sa kanya, wala na. Naapektuhan na po kami. May pagdarasal ko na lang po siya na magbago yung ugali niya. Inamin naman ni JJ na ang misis niyang si Ann ang nagsimula ng sunog. Ayun, nabal na kaiga ako, nagbubunga nga siya kung ano mas sinasabi niya na kala ko nabibro ako, sunugin ko to. Hindi siya nagbanta, hindi talaga sinunog niya. Sinunog daw ng asawa niya ang isang form sa kanilang tinitirahan hanggang lumaki ang apoy. Gayunman, iimbestigahan pa rin daw ng otoridad ang insidente. Nagsimula po ang sunog sa bahay ni JJ Medina at Ann Medina. Pero so far sa cause at ng fire is under investigation pa rin po. Agad namang dinala ng mga tanod sa barangay hall si JJ para mailayo sa mga nanggagalaiting kapitbahay. Ang asawa naman niyang si Ann, naglahong parang bulan nang nagkakagulo na ang mga residente dahil sa sunog. 10 pamilya ang nawala ng tirahan habang nasa 200,000 piso ang halaga ng tinupok ng apoy. Katrina Son, GMA News.